So, magandang araw. Ito na naman po tayo at magti-3D house tour. At kung meron kayong matipuhan na design sa loob ng bahay, lalong-lalo na sa kusina at sa banyo, ako yan po ang aking tinitingnan. At kung ako'y magpapagawa ng bahay, dyan ako kukuha ng mga idea. So, simulan na po natin. So, ganito po ang itsura ng harapan ng bahay. Pasok po tayo sa loob. So, pagpasok natin, itong ating madadatnan, ang foyer. At meron po siyang isang grand staircase. Simpleng kisame. Unahin po natin itur itong ibaba. So, pagpasok, ayan po yung kanilang sala. Ayan po ang itsura ng sala. Malaki siya. May TV. Meron silang patio doon sa lugar na yon. At dito sa patio, tingnan po natin, nalabas tayo. Ayan. Meron po siyang fireplace. Hindi ko po alam kung ano to kung TV. Ito po, naibababa para kung siguro malamig, maisarado. Ayan po yung kanilang garden. Meron po sila ditong barbecuehan. Pag may party sila at gusto nila mag-barbecue. May swimming pool. Pwede ba tayong lumabas doon? Hindi. Okay. So, yan po. Pasok po tayo ulit sa loob. Yan. Tadikod muna po ah. Mukhang ito pong pintuan na to ay ano, may sliding door. Gawa sa, ayan po oh, gawa sa salamin. So, sa gabi na isasara nila yan. Ayan. Okay. So, open concept po siya. Ayun ang kusina. So, habang nagluluto, maganda po siya for ano, no, family gathering. Habang may party kayo, andun yung bisita sa sala. Tayo bumalik dyan. Saan tayo napunta? Okay. Tingnan po natin ulit ha. Punta tayo. Ayan. So, ayan po yung kusina. Tingnan natin. Ayan po. So, ayun. May oven. Open concept siya. So, ayun. Habang abala kayo sa kusina, nakikita nyo yung inyong mga bisita. Ayan. Dito po may isang kwarto. Tingnan natin. Kwarto ba to? Ah, hindi. Isa siyang ano, dirty kitchen. Yan. So, meron siyang dirty kitchen. Ayan. So, tingnan natin itong kanilang formal dining room. Ayan. So, isa may simple lang. Mga bintana, simple lang. At may isang opisina ron. Ayan, may opisina. Okay, balik po tayo dun sa foyer or sa foyer. Tingnan natin kung anong meron pa. Tapos akit tayo sa taas. May nakita akong kwarto rito kanina. Ayun, doon. Punta tayo. So, ito po yung kaninang kwartong pinuntahan natin na merong sariling lababo, may wine fridge, at saka yung banyo. Tingnan po natin yung banyo. Usually sa banyo ako, may walk-in closet siya. Ito, may banyo ba siya?
Ayun ang kanyang banyo. So, usually po yung banyo, doon ako, gusto ko yung tinitignan yung mga designs sa gaya po niyan. Ano, yung mga gagamitin yung tiles. Ayun ang tiles. Ayun ang banyo. Ayun, ganun. Ang kisame, and simple lang po. Mga ilaw, mga fixtures, yung kanyang pintuan. So, tara, akyat na po tayo sa taas. Tingnan natin kung anong meron sa taas. Baliktad. Ito tayo. So, punta tayo dun sa may pinaka-foyer. Akyat tayo. So, pag akyat, ito ang dadatnan natin. May isang pasilyo. Isang pasilyo siya. Okay, meron dito. Puntahan na natin, baka makalimutan. So, may cabinet siya, may isang pinto, may kwarto. Tingnan natin kung okay. So, yeah, may kwarto nga. Ito po itsura ng loob ng kwarto, yung kanyang kisame. Okay, baka gusto nyo po i-ganyang kisame lang, simple, para hindi ganong mahal. Meron siyang terrace. Ayan po yung terrace niya. Ayan, meron din pong may TV, may fireplace po yan. Tapos may sitting room. So, ayan. Okay, pasok tayo. Tingnan natin yung banyo. So, okay. Laki po ng banyo. Ayan. So, may bathtub. Tapos, dalawa ang kanyang shower. Left and right. Tapos, ayun ang lababo. Or vanity. Ayun. Meron doon. Meron din po dito sa kabila. Ayan po. Meron siyang... Ito po siguro yung... Tingnan natin kung ano to. Pintuan. Walk-in closet. Tsaka yung pinaka-toilet po. Yung toilet laging nakatago. Yan po yung tiles na ginamit. Puti. Tingnan po natin siya from this side. From this corner sa pagpasok. So, sa pagpasok po, ganyan ang inyong madadatnan. Okay. So, punta naman po ulit tayo sa ibang lugar. Sa ibang kwarto. Labas na tayo. So, punta tayo sa kanan. Ayan. So, mukhang may panibago na namang sala sa taas. Ayan. Meron po siyang bagong isa pansala or family room sa taas. Mayroong entertainment center. Oops, okay. So, meron din silang isa pang parang pinaka kusina. Pero, mukha tingnan natin. May tulutuan ba? Ah, siguro, pag tinatamad na lang silang bumaba, ano. So, baka may parang snack bar. Ayun, may lababo. Yan. Pero, wala po siyang ano, lutuan. Yan. Parang ano lang po, snack bar. Para kung may family night kayo, nanonood sila yung mga bata ron or yung barkada or whatever. Tapos dito kayo nagpe-prepare ng pagkain para hindi na labas, hindi na akyat manaog. Ito po ito. So, may kwarto ron. Kwarto. Okay, empty room. Tapos, may CR. Okay, so yung banyo niya po, yung regular lang. Ayun, nasa likod nung pintuan ng bathtub slash or con shower. Tapos ito pong dalawa na to na pintuan, yan po siguro yung closet. Okay, so labas na po ulit tayo. Tingnan niyo po yung sahiga, no? So, ayan, labas po tayo. Tingnan natin. May nalagpasan ba tayong pintuan? Yes, meron. Tingnan natin kung ano tong pintuan na to.
So, okay, panibago na namang kwarto. Okay, simpleng kisame. Tapos may sarili siyang banyo na simple lang din, kamukha nun sa isa. Kailan yung ginamit na tiles. Tapos dun sa bathtub, con shower, ayan, simple lang po, puting tiles at yung polka dots. Ayan. Labas po uli. Tingnan natin yung kabilang side. So, may paglabas dun sa family room. Ayun dun sa kabila, meron na namang isa pang lugar. Isang kwarto. Ayan po yung banyo. Okay, so kapareho lang din po nung isa. Ayan po yung style niya. Tapos, ano to? Okay, laundry room, nasa taas ng bahay. May tiles din, ayan. Ayan po, kita. Laundry room. Tapos, pasok tayo dito sa isang kwarto. Okay, kwarto uli siya. Na may banyo ba? Ito mukha pong walang banyo. Parang ito ang pinaka-closet niya. Pero hindi ko na yan mabubuksan. Ayaw, okay. So, ayan lang po. Kung meron po kayong na-type na design, yung tapos sa pagpasok sa pasilyo, doon po tayo bababa, meron pong lalagyanan ng mga gamit or storage area. Ayan. Ayan, dyan po natatapos ang ating house tour para sa araw na ito.